Hindi po namin pwede ipakita yung mga pictures nung bata. Yung anak nila po ay babae. Napakaselan po ng mga litrato. Hindi ko na nga tinignan eh. Pinakita ko sa mga staff natin ng mga babae at talagang maging sila ay halos hindi makayanan sa sobrang selan ng mga pictures na yon. Ma'am Liza, Sir Christopher, magandang hapon po sa inyong dalawa. Magandang hapon po, Sir Idol. Okay lang po, ma'am. May kwento niyo ulit yung pangyari, yung reason kung ba't kayo nandito, ma'am. Kasi po, nung time ng gabi po noon, tumawag po yung amo ko. Ang sabi po niya, nawalan po ng malay yung anak ko nang alas 10 po ng gabi po. Tapos, nung pinuntahan ko po siya doon sa bahay, nakita ko po yung anak ko nakahiga, supa po, nawala pong damit. Kinuha ko po na wala pong malay. Hindi ko po alam anong nangyari talaga sa anak ko. Sabi niya, nalaglag daw po sa may kama na pinakain lang po niya ng dalawang beses, sumuka daw po. Pero nagulat po ako mo, sir, kasi may mga pasa po sa may noo po eh. Tinanong ko po siya, sabi niya, sa pagkalaglag po niya yun. Tapos hindi na ako po siya sa Tala Hospital. Sabi po, nandun na po na komatos na po kaagad yung anak ko. Hindi ko po alam ang ano po talaga nangyari. May backstory ito eh, na hindi na nasabi ni ma'am, pero na-brief na ako rito. Yung amo po ay isang retired nurse, 65 years old. Apo. Isa po siyang lesbian, si Ida Imperial. Si nanay ay stay out po sa kanyang amo. And one time, si amo ay ni-request kay nanay na kung pwede yung anak niyang babae ay iiwan doon. Apo. Kay amo. Apo. Habang si nanay ay umuwi na ng bahay para Apo. si amo raw ang mag-aalaga na doon sa bata. Apo. Kasi gusto niya yung anak ni nanay na maiwan doon para maalagaan niya. Sabi She's fond of the girl, ibig sabihin. Okay. Sabi po niya, hindi naman po mahirap alagaan yung anak ko. Sabi niya po niya na hindi naman ako maanoan ng tulungan kasi masipag naman po ako kaya gusto din po niya ako matulungan. Pero hindi ko inaasahan na may ginagawa na po talaga siya sa okay. anak ko. Paano niyo po una nakita yung anak ninyo? Dinadala niyo ba pag pupunta kayo sa work noon? Bali po, doon na po pinapa-stay ng amo ko yung anak ko. Ah, so pag pupunta po kayo sa work, sinasama niyo po yung anak niyo? Doon na po siya. Naipin pero po. Araw-araw po akong pupasok. Kaya po, araw-araw kayo pupasok tapos dinadala niyo po yung bata? Opo, doon po siya. Okay. Pinapaiwan niya na. Kumbaga, pinaiwan na po niya. Sino po nagpaiwan? Sino po ang may gusto maiwan? Siya po ang may gusto. Pero nung that time na lagi ko sinasabi sa kanya, gusto ko na pong kunin yung anak ko, parang lagi niya sinasabi na huwag muna, dito muna kasi nga para maalagaan at saka para namimiss daw niya yung anak ko, napamahal na nga daw niya. E di ako po, pumayag naman po, wala naman po akong nakitang, ito lang pong January, may nakikita. So, ibig sabihin, kayo po, after office hours, anong oras po kayo nag-time out sa amo niyo? 2 po. 2 o'clock ng? Hapon po. Hapon. Anong oras kayo pumapasok? 7 po. From 7 to 2, nagtatrabaho kayo doon sa inyong amo bilang kasambahay. At yung anak ninyo, nandun na po nakatira. Apo. Inaalagaan na po niya dahil sa kanyang request. Apo. Okay. Pagdating ng 2, pag uwi niyo po, naiwan na po yung anak niyo doon. Apo. So ibig sabihin, nakikita niyo lang po ang anak ninyo araw-araw kapag kayo nag-work between 7 to 2. Ba't po kayo ulit pumayag, ma'am, na maging ganun ang arrangement? Meron ba monetary consideration? Wala po. Kumbaga, ano lang naman po, kasi that time, kapos din po kasi nung panahon na yun, kumbaga na-offer lang po yung amo ko. Pero minsan po, sinasabi kong kunin ko na po yung anak ko, lagi niya din ang dahilan na dito muna namimiss ko na kasi napamahal na nga po yung anak ko sa kanya. Gano'ng katagal na po yun bago yung incidente? 2 months. Nasa kanya na yung anak ko. So bago po sa pangyari, wala ho ba mga indikasyon na yung bata ay uncomfortable na doon sa sitwasyon na yan na siya ay naiwan doon sa amo? Wala ho ba siyang sinasabi sa inyo, yung anak ko? Meron po. Ang sinasabi lang niya, ayaw po niya sa ano ko, amo ko. Bakit daw po? Takot daw po siya. O, ba't ninyo kinuha na agad? Kinukuha ko po, ayaw po niya. Marami po siyang dahilan, marami po siyang alibay. Aha. So, nung magsabi na sa inyong bata, ayaw na niya doon sa amo niyo, at anong sabi niya? Takot siya. So sinabi niyo dun sa amo, kunin ko na yung anak ko, ayaw ng amo. Maraming dahilan. Maraming po alibay, kaysa namimiss daw niya, kaysa mapamahal na daw niya.
Nagalit pa nga po yun kasi kinukunuha ko po siya nung ano eh, nung January 3. Tapos pinabalik po niya ulit eh. Kasi sabi niya, may problema ang bata kaya pina-check up ko. Nung pina-check up ko, meron pong UTI yung anak ko. Nasabi mo yung kay amo? Opo. Ano pong sabi niya? Bakit daw nagkaroon ng UTI? Eh ako hindi ko rin po alam kasi hindi naman po mahilig minum ng kung ano-ano yung anak ko eh. Tubig. Anong sabi po ng doktor? Bakit nagkaroon ng UTI yung anak nyo? Anong possible reason? UTI lang po ang ano kasi nagduduwal-duwal po yung anak ko sir eh. Hindi ko po alam. Kada kain nagduduwal po siya. Tapos UTI masakit lang po yung tiyan niya. Wala ho ba mga pasa noong mga panahon wala na yon? Wala pa po yun sir. Nung ano lang, nung ito lang pong ano. Kasi nung bago ko po siya iniwan sa amo ko, malakas pa po yung anak ko. Wala pa pong ano yung nakikitang bukol dito sa ano. Pumunta na po tayo dun sa araw ng insidente na sabi niyo po, tinawagan kayo ng amo ninyo. Opo. Nasa bahay po kayo noon. Opo, nasa bahay ano po. Ano pong sabi ng amo? Ano oras po yun? Alas 10 po ng gabi tumawag po. Okay, ano pong sabi ng amo? Nawalan po ng malay yung anak ko. At bakit daw po? Na yun nga po, ang pagkasabi niya, nalaglag daw po sa kama. Kung nalaglag po yun, bakit nauwi ka agad sa comatose? Tapos may mga parang kalmot po na sugat. Tapos dalawa pong pasa na bukol dito. At ano nakita niyo doon sa yung ari ng bata? Sa totoo lang, Idol Rafi, nakita namin yung picture po nung ari nung bata. Pasintabi lang po na sobrang laki po nung ari po. As in, parang may pinasok po sa ari nung bata para maging ganun kalaki po yung butas para sa edad po niya. Nagulat din po kami, Idol Rafi, kung bakit ganun po kalaki. Okay, so pumunta po kayo doon sa bahay. Opo. Nandun pa po yung bata. Sa kanya po, wala na pong malay. Sa supa po niyan, tapos pinis. Sabi po niya, sinipiar pa po niya yun. Teka muna, ba't hindi po siya nagtawag ng ambulansya? Yun nga po, ako unang tinawagan niya eh. Okay. Para so, ako, so nung sabi niya nalaglag daw yung bata, kaya nawala ng malay, tinawagan niya kayo, ilang oras po bago kayo dumating? Kasi po, ano eh. Alas 10 kayo tinawagan, di ba? Tama. Apo. Ano oras ka nakarating doon sa bahay? Siguro mga ano lang. Kasi nag-tricycle po kagad ako. Dali-dali na rin Apo. Po ako nagpunta noon eh. Mga ano oras po ka nakarating? Mga 10-15, mga ganun up po. Up to 15 minutes. Apo. Pero hindi niya tinawag niya ambulansya? Hindi po. Ako po ang nagdala doon mismo sa tala. Kasama ko po ang mama ko po. So pagdating mo sa kanyo pa lang po na idala sa ospital, yung anak nyo na Apo. Unconscious na. Apo. The nurse siya, she should know better. Dapat siya mismo ang nagtawag ng ambulansya. Eh, meron tama yung ginawa niya, i-CPR niya. Kung talagang wala siyang ginawang kalokohan, eh, nagmamalasakit talaga siya, eh, tama, i-CPR niya, yun ang tamang patakaran. However, isa pa doon sa sumunod na patakaran na dapat ginawa niya is tumawag sa ambulansya. Tumawag siya ng ambulansya na para dalhin sa ospital agad yung bata. Hindi niya po ginawa yun. Bakit hindi daw po? Katwiran din po niya, wala bang mababantay sa mama niya? Ano po na po kasi yun, stroke na po yung nanay niya. Wala magbabantay sa mama niya. Pero ito, life and death, papabayaan lang niya dyan na nasa bahay mo at hintay na dumating ka at dahil ayaw niya maiwan yung nanay niya. Mm-hmm. Napakababa po yung kanyang rason. So itinakbo niyo po sa hospital. Opo, tala hospital tala po. Hospital. Pagdating po sa hospital, ano pong sabi? Tinanong po kaagad ako ano nangyari. Sabi, biglang tumawag yung amo ko na sumuka lang daw po ng dalawang beses, iniwan lang daw niya saglit doon sa kwarto, nakita lang daw niya nakadapa na talagang nakadapa po talaga. Tama ho ba sabi ng mga staff, wala raw pong damit? Wala pong damit, short lang po meron. Wala damit po sa lang pangitaas, po. Idol. Walang pangitaas yung bata, naka-shorts wala po. Lang. May mga dumi-dumi na po. May dumi na po. May dumi na po siya sa kanyang shorts po. Wala hong ginawang recommendation ng mga police o walang ginawang action ng mga police? Natawagan ho ba yung police nung nadala po yung bata sa ospital? Hindi ko pa po na-report yun sir kasi natataranta na po sa sobrang, hindi ko po alam kung ano po talaga nangyari. Naintindihan po natin yun sa taranta nyo, sa panic nyo po, hindi nyo naisip tawagan ng police. Pero dapat yung ospital tumawag sa police pag may mga ganong kaduda-dudang circumstances.
na yung bata kasi sumunod din po yung amo ko sa sugat. Hospital eh. Sumunod po siya, siya po humarap to sa doktor. Tsaka Sir Idol, ang nakalagay po doon kasi sa medical record, pinapalabas po ng amo niya na siya daw po ang nag-CPR. Tapos dinala daw po yung bata doon sa hospital, malakas pa. Yun yung sinabi sa hospital? Opo, yung amo niya po mismo ang nakipag-cooperate doon sa doktor. Yung pagpunta niyo po sa hospital, kayo lang, di ba? Hindi kasamang amo niyo. Opo. O dapat naka-record sa hospital yun na dumating kayo mag-isa kasama yung bata na walang kasamang amo. Pero pagdating sa hospital, binaligtad na amo, pinalabas Opo. Na. Sumunod po siya dun eh. Kaya nga. Siya Opo. Po ang nag-CPR doon sa bata at malakas daw yung bata, nakakausap pa daw. Samantala nung dinala po doon sa Tala Hospital, komatos na po talaga ang itsura ng bata. Hindi, pero dapat po yan, naka-record yan sa hospital records na kayo pong nagdala. Opo. Nanay, di ba? Sa emergency room kayo pumunta, di ho ba? Opo. O dapat yun na nakasulat sa emergency room na kayo nagdala sa inyong anak doon ang conscious at hindi po yung amo. Pero nabaliktad nila pagdating sa... Opo, nagtaka na lang po ako, sir eh. Saan po nakalagay doon na yung amo ang nagdala? Kaya lang po namin nalaman yun, sir. Sir, saan pong dokumento nakalagay? Doon po sa may medical record po para makakuha po kami ng autopsy. Sa medical records. Opo. So nakita sa medical records, lumabas doon na ang nagdala ay siya. Tapos sinipira niya, malakas pa yung bata. Pagdating sa ospital, siya po yung sinasabi na nag-CPR. At pinalabas niya doon sa bahay, ikaw nag-CPR. Apo. At hindi siya. Apo. Tapos malakas pa daw po yung bata pagdating sa Tala. Nakakausap pa daw po. Ay, hindi okay. naman po. Sabi ng ospital. Apo. Okay, tapos pagdating po doon sa record, nabaliktad na sa medical records. Pero di ho ba pagdating niyo po sa ospital, nung tinakpo niyo po yung bata sa emergency room, di ba meron nagsusulat doon Opo, na nurse na in-interview kayo? So dapat meron tayong records noon. Pwede natin makuha yon. Kung ganun, hindi tumutugma yung nakalagay sa medical records versus yung nakalagay sa logbook nung kayo po dumating doon at in-interview po ng isang nurse. Tapos ito pa sir, kinukuha ko po yung damit na hinubaran ng anak ko, hindi po binibigay. Sino po ay magbigay? Nung amo ko. Kasi... sabi niya, may kakausap po siyang Brad na hindi ko po alam kung abog. Ipapacheck niya pa daw po muna yung damit. Oo, apo. Eh, yun po ang damit na hinubaran ng anak kong sinukahan. Ayaw po ibigay. Daming butas dito sa nurse na ito, sa amo. Ano pong ginawa niyo? Ang mama ko ang pumunta doon, hindi po kasi ako humarap noon eh. Ano sabi po ng mga police? Nung mamatay po yung bata, hindi po kayo nag-report sa police? Hindi po kaagad. Kasi yun po eh, na may isang linggo din po kasi kami doon sa Tala Hospital, na comatose po kasi. For one week na comatose po yung bata. Opo. Hindi po nagtawag ng police ang hospital. Parang tingin ko po, sir, mayroon siyang kapit sa... May kakilala po siya sa hospital. Yun po ang sinasabi. Isa pa po yan, Sir Idol, pilit pong gustong kunin yung bangkay ng anak namin. Yung sinasabi niyang Brad para maayos daw lahat ng mga pangangailangan ng anak ko. Nakuha hindi niya po. Ako, hindi po hindi ako po pumayag. Kasi pag nakuha niya po yung bangkay, i-cremate niya po opo, yun. Opo. Wala tapos na i-text po siyang sabi niya, bakit hindi mo ipa-autopsy yung anak po sa tiyan? Ibig sabihin, iniiwas niya yung tama ng ulo. Eh, dito po yung tama ng kasi may namuong dugo. Eh. Na-autopsy po yung... Bago po nung mag-text na autopsy na po namin yun. Dapat nung dinala po yung anak ninyo at may mga pasapasa sa ospital at sabi nga ni Sherry, nakita niya, lumobo na yung ari ng butas ng anak nyo. Eh yung doon pa lamang nakita ng mga doktor yung irregularity na yun, tumawag na sila ng police at hindi ginawa po ng ospital. Sabi niyo kasi baka may kapit siya. Opo, meron po talaga. Paano po nalaman na baka sinabi may kapit siya? Sinabi po niya sa akin. Okay. Meron po siyang Brad na kakilala sa Tala Hospital. As per researcher po natin, Idol Rafi, nag-offer pa daw po si Aida Imperial na siya na lang daw po ang bahala magpa-autopsy. Nako, buti na lang hindi kayo pumayag. Meron po siyang text, po. Sir, sa akin. Kasi po yung mga panahon na yun, Sir Idol, parang iba na po yung sitwasyon. Eh. Parang pinapaikot ng pinapaikot niya yung isip ko. So in short, na-autopsy na po yung anak niyo? Opo, Sir Idol. Nasa krami po. Na-krami. Ano pong resulta? Hindi pa po nailalabas na ang krami. Kailan po nagawa yung autopsy? Siguro ngayon na po. Naipasa na po ng punerarya po sa Camp Krami, Idol Rafi. Ngayon yung Camp Krami po, natawagan po natin, inaantay na lang po sila ma'am na pumunta po doon dahil ready na daw po.
ready kami na. Po ang pupunta. Ang protocol lang po ng Camp Krami, dapat yung mga magulang daw po muna yung unang makakakita. Police Corporal Carl Pinangay, Investigator, Station 7, Barugo, North Caloocan. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, sir. Okay, so kayo po nag-imbestiga sa kasong ito. Kayo po ang nag-forward or nag-request sa Camp Krami na pa-autopsy po yung bata, tama? Hindi po, sir, hindi po. Eh, sino po nagpa-autopsy sa bata? Yung punerarya? Opo, opo, sir. Di ba dapat trabaho niyo po yun? Bilang hindi po, sir. Ang nangyayari po kasi, sir, hindi po na-report sa aming kagad, sir. Kaya yun din nga po pinagtataka ko bakit hindi na-report. Tapos ang nag-request na, hindi ko po alam kung sino nag-request para ipa-autopsy yun, sir. Wala akong tumawag sa inyo, hospital man o punerarya, tungkol po doon sa bata? Wala po, sir. Bata. Pumunta na lang po sa amin yung nanay po, sir, na andan po. Siya na lang po ang pumunta dito. Nag-inform bang po nila sa kanila? Hindi. Wala po, sir. Wala po, alam, sir, eh. Wala. Wala po. O, ang nag-inform na lang po sa inyo itong magulang. Yung family po. Yes po. Yung autopsy report nasa Camp Krami. Apo. Lahat po, lahat. Nandun pati na po. Pati po yung record na galing po sa Tala Hospital. Estrella Mateo, owner, Funeral Services. Magandang hapon po, Ma'am Estrella. Hello po. Magandang hapon po. Ito po ay tungkol sa bata na si Crisalit Tagaan na dinala po dyan sa punerarya nung namamatay na yung bata. Nakita niyo naman po na marami pong mga pasa yung bangkay. Opo, opo, opo. Hindi ko kayo tumawag ng polis? Itinawag ko po sa Barugo Police Station. Opo, sabi ko, sir, ano po ba ang pwede kong gawin? Kasi nga po, gusto pong magpa-autopsya ng family. Ang sabi po ng Barugo Police Station, sino ang nag-request ng autopsya? Family po. Okay. Ngayon po, after pong masabi po sa akin ni family na magpapa-autopsya sila, humingi po ako ng advice sa crime lab sa Soko ng Caloocan, dito sa North. Sabi ko, sir, may case po ako dito, 3-year-old baby. Opo. Ngayon po, gusto po magpa-autopsya ng family. Ito po ay na-confine ng 1 week sa Tala Hospital. Opo. Ngayon po, ang death certificate po nasa Tala Hospital pa. Ang sagot po sa akin, sabi ko, sir, ma-autopsy po ba? Ang sagot po sa akin, i-confirm ko po sa boss po. Pagtawag ko po kinaumagan, sabi, ma'am, diretso na daw po yan ng Camp Krami. Bago pa rin po ako umalis, kinaumagahan po, nag-usap kami ng family. Sabi ko, sir, diretso na daw po tayo ng Camp Krami. Pinapirma ko na lang po siya na sila ng form ng consent for autopsy and identification bilang kailangan pong requirement. Before po kami umalis, tumawa po ulit ako sa Barugo. Sabi ko, sir, dadaan pa po ba kami diyan bago kami magpunta ng Krami? Sabi niya, ma'am, unahin mo yung baby, kawawa na yan. After po nito, kung ano po ang advice, punta po agad kayo sa amin para ma-assist namin at kung pwedeng mag-direct filing si family, sige po, gagawan po natin agad ng aksyon. Okay. So kinaumagahan po, pumunta din po agad si family sa pulis. Sino po yung nakausap nyo sa PNP sa Barugo? Sino po? Si Sir Dizon. Dizon? Opo, tinanong din naman po ako nung Barugo, Mars, kailangan, ma'am, kailangan pa ba ang request for autopsy? Sabi ko, sir, may direct na pong request si family na magpapa-autopsya sila sa Krami. Sabi niya, sige, kung di na kami kailangan, sige, pwede na, sabing gano'n. Kung di na kami kailangan, sabi po ng police. Hindi naman po sila hindi kailangan. Kung hindi na po kailangan at may death certificate naman at na-compine, okay lang po. Pero sa sandali po na kailangan ninyo ang servisyo namin, tawagan niyo po agad kami at kami po ay gagawa ng action pagdating pagpunta po niyang family. Willing po si Barugo kaagad. Kaso nga lang po, si family po kasi gusto na po agad nilang maipa-autopsy yung baby nila. At tama lang naman po yun talaga. Yun po ang natural reaction ng isang pamilya na hindi po kontento sa eksplanasyon kung bakit namatay yung kanilang anak. Dahil kaduda-duda po yung sitwasyon. Actually, sir, nag-explain po sa doktor sa nanay. Ano po ang in-explain ng doktor? Yung po mga nasa hospital, tinatanong ko rin po yung nanay. Nag-explain daw po sa kanila na sinabi na delikado ang kondisyon ng anak nila. Yung sa
katawan po, tsaka yung sa ulo meron pong... Ano pong sinabi ng doktor sa inyo kung bakit daw po nagkaganon yung anak ninyo? Ano? Wala ho bang doktor doon na nag-explain sa inyo? Meron po, meron. Sabi, tabingin na daw po yung utak ng anak ko, namuuna daw yung dugo. Yun po ang sabi nila. Hindi ho nila pansin yung mga pasa at yung ari ng anak nyo? Hindi wala nila... po silang sinasabi nung una eh. Kaya hindi ko po alam na, nalaman ko na lang po dyan sa funeral po. Pero yung doktor, wala po silang sinabi yung tungkol sa ari ng anak. So buti pa yung funeraria, napansin yun. Opo. Eh sila mga doktor, wala hindi nila napansin. Sila, hindi po sila nagsabi sa... Idol, dahil lang po sa funeraria, nalaman namin sa ari. Namin. Tsaka yung sa bukol po dito ng malaki. So, ibig sabihin, yung funeraria, malaki na itulong ng record sa inyo, sir. Kaya kayo nagkaroon ng impormasyon. Kasi sa doktor, sila po talagang tumulong sa amin. Yan po kasing ari ng baby, hindi ko po alam kung dumugo dahil sa catheter or whatever. Basta po ako may nakita po akong dugo, pinakita ko po sa family. Hindi po kasi, wala po kasi akong karanasan kung ano po ang dahilan bakit tumudugo yung ari ng baby. Pero pinakita ko po sa parent, pinapicturan ko po, nasa kanila po ang picture. Para po may evidence sila. Sakali man po talagang dumating ang oras na mag-iimbestiga sila. Lahat sa nampasa, bukol, tugat, pinapicturan ko po sa family. Opo. Hawak po nila lahat ngayon. O nga, kaya nga po may hawak silang mga pictures dito at pinakita po sa amin. So pwede yung explanation po ito sa funeraria, baka dahil siya po, yung anak nyo ay comatose. So baka nilagyan ng catheter. Nilagyan nga po si Rydol ng catheter. So that's also the possibility. Comatose, Idol Raffy. So that's also probably yung reason kung bakit nga yung ari ay lumaki dahil nilagyan ng catheter. But dapat yung mga doktor po may mga in-explain sa inyo na mga irregularity doon na may pasa sa tiyan, may pasa sa ulo, kung bakit nagkaganon, anong sa kanilang assessment, bakit may ganon pasa. Wala pa explanation yung doktor. Yung tungkol lang po yun sa fracture ng ulo ng utak ng anak ko, yun po ang sabi nila. Dahil 50-50 na rin po yung anak ko, comatose po, hindi na po maganda ang lagay ng anak ko, masama na po ang lagay niya. Pero may malaki pa pong tugat yan sa may taas ng batok, ha? Malaki pong tugat. May picture din po. Oh, okay. Sa may taas ng batok, kita ko nga po sa may bandang left side, bukod pa po sa noo. So, ang dami niyang pasa. Yes po. Madami po. Tapos sa mga paa, may mga abrasions po yan. Opo, ultimo sir, sa talampakan po, may mga pasa. Talampakan na po mismo. Ma'am Kari. Opo, sir. Opo. Okay. Nandiyan ho kayo sa bahay? Yes, sir. Ni Aida. Nandiyan ho ba si Aida? Wala pa raw po. On the way pa lang daw po. On the way? Kausap ko po sa ngayon, sir, yung kasambahay po. Nung sinasabi ng araw na yung bata raw po ayon sa amo ay nahulog sa kama, na bagok, hindi ko kayo inimpormahan? Yes, sir, hindi po. Bali, nagpunta po siya sa amin noong January 30 pa po. 5 days na po ang nakakaraan nang pumunta po siya sa amin. 5:30 PM po. Nang nakaraan. Pero nung araw mismo na sinasabing nabagok yung ulo ng bata dahil nahulog sa kama, hindi tumawag sa inyo para mag-request ng ambulansya? Wala po, sir. Totally po, hindi po kami in-inform. Kaya nga po nagulat po kami, sabi namin bakit ngayon lang siya sabi ko 5 days lang nakakaraan. Bakit ganun? Kasi dumiretso yata sila sa, hindi ko po alam kung saan siya dumiretso. And then kailangan niya lang po yung police assistance po. Ngayon, ginawa po ng ex-o po namin, sinamahan po siya sa Station 7 po para i-inform lang na may pangyayaring gano'n. Kaya nga ho nagulat po ang Station 7 po. Pero 5 days nang nakalipas. Opo. Dapat po, nung araw na mismo na yung bata ay... nahulog sa kama, sabi ng amo, dapat agad-agad tumawag sa inyo para humingi ng assistance o ambulansya. At alam naman niya po na may ambulansya sa barangay na pwedeng hiramin, di yes, po ba? Yes, sir. Meron po. Hindi po siya nag-inform sa amin. Hindi po. Totally wala po. Kaya nagulat kami na may case po kami na ganito ngayon sa namin, sa barangay namin. First time po, sir. First time. That was the first and last na incidente na nakatanggap po kayo ng report tungkol doon sa bata. Opo. So, wala akong previous report sa inyo mula sa nanay o mula sa... wala na po. Hindi na po siya totally, sir. Umano po. Bumalik. Pakisabi na lang po, Ma'am Kari. Apo, sir. Kay Ma'am Aida, yung nurse,
na tinatawagan namin po siya. Opo. Sige po. So actually, kinukuha ko ngayon dito sa may ano po, sa sambahay yung ano, number. Okay lang po ba yung kuhanin natin? Kasi inaano po na tao nyo. Opo. Opo. Sige po. Pakikuha na lang po ng number nung nurse kung po. Pwede po later on para opo. Makausap po namin pag nandiyan opo, na po sa bahay. Po. Okay salamat po. Yun, opo. Opo. Salamat po, Ma'am Kari. Welcome po. Welcome, sir. Nay, sasama namin kayo ngayon opo. Mismo sa Camp Crame para makuha natin yung police opo. Report. Tapusin opo. Ko na ito pag-usap natin. Diretso na sa Camp Crame kasi kailan po may karapatan opo. Na makakuha ng autopsy opo. Report. Opo. Autopsy. Opo. So, ngayon mismo punta tayo doon at pagkatapos na makuha natin yung autopsy report, tingnan natin, reviewin natin. And then agad-agad idiretso na sa mga pulis para makapagpanan ng kaulakang kaukulang kaso. Corporal. Yes, sir. Didiretso na po kami sa Camp Crame ngayon para kunin po yung autopsy result ng bata. Yes po, sir. At pagkatapos, didiretso po kami dyan sa inyo. Yes, sir. Yes, sir. Para dyan po makapag-decide tayo kung ano po yung susunod na hakbang natin. Ano po? Yes po, sir. Yes, ma'am. Okay, sige po. Salamat po, Corporal. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, sir. Thank you, sir. Sige, ma'am. Sa ngayon, hindi pa natin nakikita yung autopsy report. So, diretso tayo sa Camp Crame. And then, after that, diretso tayo sa police station. Apo. Mabilisan to. Next time po kasi, Nay, sa lahat ng mga, ano, sa lahat ng mga nanay na nagkikinig dito, ngayon, nanonood sa atin, pag meron kayong anak at kaduda-duda yung bang amo ninyo, ibang tao, gustong-gusto na ipaiwan sa inyong sa inyo yung sa, ipaiwan sa kanila yung inyong anak, may karapatan po kayo tumanggi. Eh, katulad kay nanay, nagsabi na palang anak ninyo na takot siya doon sa amo nyo na si Aida. Eh, doon palang dapat, nay, pinulat nyo na. Natakot din kayo siguro kay Aida. Kaya napilitan kayo. Ganun po nangyari po din, sir. Kasi not time na isang best lang din pero po. Pero hindi niyo po siya kinumplanta na, oh, Ma'am Aida, at, ano ba ito yung anak ko natatakot sa'yo? Sir, sinabihan ko na po siya. Ano ang sagot niya? Mas maganda may takot ang bata kaysa pag lumaki ang bata, baka ikaw ang ano niyan. Tsaka yun sir, po yung mga binibitawan niyang salita. Minsan po na nagkaroon po ng bukol yung dito yung bata, ang sinabi po sa kanya is pa, nanuno lang daw po. Na-encanto po ba? Encanto po, sir Idol. Pero sa, may nurse ka, naniniwala ka sa encanto? Opo sir, tapos putok po yung labi. Sinimplihan ko po yung ano yung okay, picture. So nakita mo na may bukol sa ulo at putok ang labi, sinabihan ka ma'am na nanuno, na impacto lang, na encanto. Sabi po niya. Naniwala ka naman. Parang ganun po. Sorry kasi mama, may kunting kamalian ka rin dito. Hindi na kita seen dahil ayoko na madagdagan pa yung sama mo ng loob sa nangyari. Ikaw sir yung tatay. Opo sir. Oh, eh bakit sir hindi mo pinagpilitan sa misis mo natin? Pulot na natin yung anak natin dyan. Sinasabi ako naman siya ng sir Idol kasi magkahiwalay kami ng bahay nung time na yun. Eh pero maski na po sir. Di ba? Nung siyempre nireport sa iyo ni misis yung kalagayan ng bata na may pasa, putok sa ulo at putok sa labi. So dapat pinagpilitan mo ikaw ang lalaki na hindi pwede kunin natin anak natin. Lagi naman po niya kasi sinasabi si Idol, napaka-bite down po ng amo niya. Mabait, eh nabagok na nga yung ulo tapos binigyan ka ng dahilan na na-impacto. Idol, may isa pa pong anak si nanay. Ang winoworry lang po ng netizens is keep, kumbaga kaya pa po kaya niyang maalagaan yung isang anak. Kasi dun po medyo nag-worry din po yung ilang netizens kay nanay. Ipapasis natin si nanay sa ano MSWD. Mag-asawa ba kayo? Live-in partner? Live-in partner po, sir. Ah, so hindi po kayo biological father nung bata na namatay? Ako rin po yung tatay nun. Siya po yung tatay, sir. Kayo rin biological father? Pati po yung isa pong, bali dalawa po ang anak namin. O, may kasalanan ka rin dito, sir. O. So, meron kayo isa pang anak, ilang taon po? 5 taon po lalaki. Nasaan po ngayon? Nasa mama ko po, sir. Jesus, Mario, sir. Yung isang namatay, nandun po sa amo ninyo, tapos ito ngayon, 5 years old, nasa lola. Bakit wala sa inyo? Nakapurol po din po yung anak ko doon. Di pa po kasi nalilibing yung anak namin, sir. Ah, pero dahil sa meron kayong anak na nakaburol ngayon, apo. Kaya pinaubayan nyo muna yung bata. Doon po kasi nakaburol din sa bahay ng mama. Pero nasa pangalaga nyo itong 5 years old, itong bunso. Sa kanya po. Sa kanya po, sir.
yung anak niya kasi nagpunta nung tala. Ang sabi niya, iya, ikaw ba nagbalita na sinasaktan ko yung anak mo? Sabi ko, hindi po ate, bakit po? Bakit ganun? Ang dami ko na naitulong sa'yo, bakit ganun? Sinasabihan mo pa akong pinugbog ko yung ano, parang pinapalabas na ano, okay. Yun po. Kailangan siguro ni ma'am ng intervention and siguro assessment din, tulong para magabayan siya doon sa tamang parenting, yung pag-aalaga ng bata. Kasi sa nakikita ko, medyo mahina si mami. Di, o, inaamin niya. At pinagsasamantala yung kanyang kahinaan. Apo, yun ibang pang ta- ano. Inaamin niyo po yun. Apo, hindi ko po talaga alam sila. Kaya nandiyan ka sana, Tay. Opo, sir. Ikaw ang lalaki. Dapat ikaw ang matigas at pagpilitan mo na, teka mo na, sakta na yung anak natin, pull out mo na dyan. Depe, nung una pa lang, Sir Idol, pinabawi ko na po talaga sa kanila yung bukol dito. Kaso ang problema po, Sir Idol, na nabigyan na naman siya ng maganda salita at pinabalik na naman yung bata doon, Sir Idol, bago mangyari to. Anak niyong 5 years old na sa lola niyo po. Opo. Kumusta naman po yung lola na madin okay niyo? Naman po, Sir. Ipapasis po namin kay Nay, ha? Okay. Opo. Lang sa inyo, kayong dalawa. Sige po, Sir. Ipapasis namin kayo sa MSWD, sa isang psychologist o DSWD para makita kung ano bang pagkukulang ninyo sa pag-aalaga ng mga anak, lalo pat itong namatay. Diba? Na kung talagang kayo po ay gumagawa ng tamang pag-aalaga sa inyong anak, hindi sana nangyari ito. May pagkukulang po kayo. Opo. Hindi ko na ulit-ulitin yun, pero alam niyo naman po siguro may pagkukulang kayo doon at inamin naman po na mahina kayo, kaya napagsamantalaan yung kahinaan niyo yun. Papasis ko kayo sa DSWD kung anong pwedeng tulong, intervention maibibigay sa inyo. And then the DSWD will decide kung ano na rapat para sa bata. Yung natitira niyong anak. Okay? Sige po. Kami lahat ang lakad niyan. So, Sherry, pasama na natin sila sa Kamkrame. At gusto ko bukas malaman ng result. Apo. At bukas nakapagsampa na tayo ng kaso. Kung kinakailangan, kung meron man dapat kaso may isang pa. And then si ma'am, balik natin dito. Opo. Nakabul po anak niya ngayon? Opo, Sir Idol. Sa Deparo po. Sige po, tutulong Palawa. Po ako sa lahat ng gastusin. Kaya sasama po yung reporter namin para kung ano po mga bayad sa punerarya at kung ano na pa sasagutin ko po. Okay? Salamat po, Salamat. Sir. Okay, magkano na po yung sa punerarya? 35 po ang balance pa po namin. Sige po, sasagutin ko po. Pati salamat. Maraming salamat po, Sir Idol. Okay. Ma'am Estrella, alang-alang po dun sa natitira niyong anak, mag-uusap dapat kayo palagi. Opo. Para dun sa dalawang bata. Kung ano man po yung differences niyo, kung ano man po yung pag-aaway ninyo, ang inyong hindi pagkakaunawaan, para sa bata na lang po, pag-usap niyo palagi. Ano naman po yan, Sir Idol, na lagi naman po kami na nag-uusap na, sabi ko, pagka natapos na tong problema natin, mag-ayos na tayong dalawa. Okay. Pinapauwi ko naman po siya sa amin, sa bahay namin. Sabi ko, tatakpan na lang kung anong gagawin natin sa bahay natin. Pag-usapan na lang natin para mapaganda. Okay lang ba, sir? Pwede mong sagutin, pwedeng hindi. Bakit po kayo nagka-hiwalay o nagka-away ni misis? Ano po, Sir Idol, medyo po hindi kami nagka-intindihan, hindi kami nagka-tugma doon sa iniisip naming dalawa. Tungkol sa? Dahil doon sa trabaho niya nga. Na ganyan. Na, ano pong trabaho? Dahil sa kanya? Apo, na kasi ayaw ko na siyang papasukin, pero nagpupumilit pa rin siya kasi mabait daw yung amo niya. Ano siya papasukin bilang kasambahay? Opo, opo. Ano pong trabaho niyo, sir? Dati po ako nasa eskwelahan, sir. Utility. Okay. Ngayon po, nung last December po kasi yung kontrata ko, hindi na po. Ngayon po January, wala po ang trabaho hanggang February. Jobless po kayo? Opo. Wala po siyang trabaho. Parehas po kami, sir. Wala na po. Paano kayong jobless ngayon? Opo. De, simula lang po nangyari to, Sir Idol. Kaya kami hindi rin makapagtrabaho na ano. Sige po, alang-alang doon sa natitira niyong anak, tutulong po ako. Maraming salamat po, Sir. Kung pwede ko may tulong para mapaayos pong sitwasyon niyo, alang-alang po doon sa bata. Opo. Okay? Sige po, first things first, kausapin muna natin to si Estrella Mateo kung magkano yung balanse. Ma'am Estrella, magandang hapon. Yes po, magandang hapon po. Magkano pong balanse dyan, ma'am? 35,000 po. Nakapag-down na po sila? 10,000 po. Nakapag-down na sila ng 10,000? Opo. Okay, so 35 nila pong balance. Opo. Okay. Kasi ma'am, wala silang pambayad. Alam niyo naman po yun, ano? Opo. So, kaya ma'am, tutulong po ako. So, opo, sige po. Dito po sa po. 35, baka pwede yung tumawad kasi wala naman silang pambayad. Baka pwede yung tumawad ng 25 na lang. Ako na po mismo ngayong araw mismo ngayon. Papadala ko na yung pera. Sige po. 25.
25. Opo, sige pa. Salamat ma'am, nakabait nyo. Sige, thank you po ma'am. Opo. 25. Okay. Nakatawad ako, yung 10 ibibigay ko sa inyo. Opo. 35 pa ilalabas kong pera, yung 10 natatawad ibibigay ko sa inyo. 25. Nakikinig kayo, no? Opo. So, padala nyo na yung 25 doon kay ma'am Estrella. At yung 10 ibibigay ko sa inyo. Maraming salamat po, sir. Salamat po, sir. Para meron kayong panggastos-gastos habang iniimbestigahan natin itong kasong ito. Okay? Opo, sir. Sige po, ma'am. Sige. Kausapin po namin kayo, ma'am, sa likod po. Kausapin po kayo ni Rose. Thank you very much po. At tayo po nagpapasalamat kay Ma'am Estrella Mateo. Nakikita ko talaga yung from the start, yung kanyang eagerness na makatulong at masolve yung kaso. So, nagpapasalamat tayo sa Jara Funeral Services. At ang mayari niyan ay si Ma'am Estrella Mateo. Salamat, Ma'am Estrella Mateo. Magandang hapon sa iyo.